Bonjing, na panood kita sa YouTube, ang dami mo na namang satsak. Doon sa mga paliwanag sa kote, para si DOJ, o sa akin dito. Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. So maraming salamat sa ating mga bayani na nagsakripisyo, kaya nandito po tayo ngayon, malaya at mayroong demokrasya. Samantala, itong si Congressman Arne Teves ay tuloy pa rin ang kanyang paghahamon kay Secretary Boying Remolla na patunayan ang kanyang mga aligasyon. At kung hindi niya ito mapapatunayan, ay magretiro na lang ito sa kanyang posisyon bilang Secretary ng Department of Justice. Sa patuloy na pang-aasar ni Congressman Arne Teves, tila ba naaasar na rin ito si Secretary Boying Remolla? At minsan kapag tinatanong na sa mga interview, ay pagalit na ang kanyang mga sagot, lalong-lalo na sa paulit-ulit na pagtanong sa kanya sa mga hamon ni Congressman Arne Teves. Matandaan po natin, mga kababayan po natin, na lahat halos ay hinamon na ni Congressman Arne Teves, at isa na nga rin dyan ang ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umano'y tingnan ang kanyang paligid, baka may mga nagtatraidor na at hindi mapagkatiwalaan sa kanyang administrasyon. Marami pa siyang hinamon, kasama na dyan si Tambaloslos at si Secretary Abalos. Ngunit mga kababayan po natin, kailangan na bang magharap ni Congressman Arne Teves, dahil ngayong araw ng Martes ay magaganap na ang unang preliminary investigation kaugnay sa kanyang kaso at pagkadawit, at tinuturing na mastermind sa pagpaslang kay Gobernador Digamo. Pakinggan natin ang hamon ni Congressman Arne Teves ay Secretary Boying Remolla. Napanood kita sa YouTube, ang dami mo na namang satsat. Naghahamon ka pa kung matapang ako. Huwag naman ganyan. Kung tapang lang, alam mo naman hindi ako nagkulang dyan eh. Pero ayan, matapang umano itong si Congressman Arne Teves. Asa ng tapang, bakit hindi umuwi sa Pilipinas? Ikaw, huwag ka maraming satsat. Sagutin mo yung tanong. Simple lang ang tanong eh, di ba? Ang tanong, paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na eroplano? Pangalawa, paano nagkasya ang 5 pasahero plus ang piloto sa 5-seater na helicopter na Bell? Kababayan natin, nakakapagtaka lang ano, bakit ito yung paulit-ulit niya na tanong at hamon kay Secretary Boying Remolla. So bakit hindi niya na pinag-uusapan ang kaugnay sa kanyang involvement at allegation dito sa pagpaslang kay Gobernador Digamo? So yung mga hamon ba, kagaya ng allegation niya, na allegation sa kanya na nag-apply siya ng resident o special asylum dito sa Timor Leste. So parang totoo naman, kasi mayroon naman dokumento na pinakita itong Philippine Embassy po natin mula kay Secretary Boying Remolla. So ang tanong dito, mga kababayan po natin, kung talagang sinasabi niya na matapang siya, wala sang kasalanan, napakasimple lang ano, uwi ka ng Pilipinas, harapin mo yan. So patunayan mo sa kanila na hindi ka natakot kahit itutumba ka. Sakripisyo mo ang iyong buhay, iyong sarili, kung talagang wala kang kasalanan. At siguro 100% ay hindi ka naman pabayaan ng ating gobyerno, lalo na isa kang congressman. Siyempre, mayroon pa rin silang karapatan or obligado pa rin ng ating otoridad na bantayan ka, lalo na sinasabi mo na mayroong banta sa iyong buhay. So, I think 100% safety siya kapag umuwi siya sa ating bansa, mga kababayan natin. 505. Anong mahirap intindihin doon? Ano ba? Ba't iniiwasan mo yung sagot? Di ba? Hindi bobo yung Pilipino. At dito ano ka? Bopols? Tanga? Tigas ulo? Lakas tama? Di ba? Sagutin mo yung tanong ko. At take my challenge. Ang hamon ko nga sa'yo, kung nasagot mo yon, uuwi ako. Kung nasagot mo ng tama. Pero kung hindi, mag-resign ka. O ano? Kung matapang ka, take my challenge. O wag mo ko hahamunin ng tapang. I think may mali din doon si Boying Remolla, no? Or Secretary Boying Remolla. Kasi ang tanong na ito, actually, napansin ko, hindi niya rin sinasagot. So, I think mali siya sa mga binitawan niyang salita. Hindi niya na-compute, hindi niya na-anticipate na mali pala ang sinabi niyang kasya ang Tracy,
sa 9-seaters na aeroplano. So, pwedeng mali siya, pero dapat aminin niya lang, at least hindi na siya tanungin ng paulit-ulit. I think nagkamali siya. Kaya ito yung ngayon yung matinding hamon sa kanya ni Tevez. Tapang din, hindi kita aatrasan, boss. Malaki ka sa akin, pero kilala mo na ako. Walang ganyanan, ha? Doon lang tayo sa tama, okay? Huwag natin ilihis ang issue. Nililihis natin yung issue, eh. Ay, naku, puro kasatsat. Mayroon pa pala akong isang hamon na hindi nyo rin sinagot, di ba? Ito yung pinakahamon ko kahapon. Na nag-apply ako ng citizenship sa Timor. Oh. Sagutin nyo yun, di ba? Ano, Boying? Are you taking the challenge? Oh. Sino yung duwag ngayon? Tatanong ka kung matapang ako. Baka ikaw yung hindi matapang dahil hindi mo tinake yung challenge. Sabi ko nga, di ba? Kung totoong nag-apply ako ng citizenship sa Timor, uuwi ako. So I think mga kababayan po natin, kung lihitin mo naman yung binitawang salita ni Secretary Boying Remolla, bakit hindi niya tanggapin itong hamon ni Congressman Arne Tevez para magkaalaman na kung talagang susundin niya yung sinasabi nito? O posibleng mali din itong si Secretary Boying Remolla sa kanyang binitawang salita doon sa media na sinasabi niya na kasya o mano yung 13 katao dito sa isang aeroplano na siyam lang pala yung kasya. So at ang sinasabi nag-apply umano ng resident itong si Tevez. So kung totoo lahat yan at kaya niyang panindigan, bakit hindi niya sagutin at patunayan para magkaalaman na at posibleng mali itong si Secretary Boying Remolla. Kaya hindi niya masagot ito at syempre hindi rin siya papayag na magre-resign siya dahil lang kay Tevez. Alam naman natin yan. Kaya kung nagkamali siya, ang posibleng isasagot niya na lang ay hindi niya kailangang sagutin or hindi niya kailangang ang hamon ni Tevez at hindi niya umano kailangang patunayan. So kasi kung patunayan niya at mali siya, so isang sampal sa kanya itong mga challenge ni Congressman Arne Tevez. Mga kababayan po natin. So yun ang talaga. Kagaya ng sinasabi ni Attorney Harry Roque, gusto mo man kumampi kay Congressman Arne Tevez, pero dahil sa pagmamatigas niya na hindi umuwi ng Pilipinas, hindi sinisipot yung mga allegations sa kanya, o itong preliminary investigation, I think parang ngayon hindi siya required, you know? Pwede naman yung kanyang abogado. Pero I think sa pangalawa, pangatlo, posibleng kailangan siya at kumarap. So titingnan po natin, kasi mga kababayan po natin, ayon kay Mayor Janice Digamo, ang preliminary investigation of PI ay bukas at sa 21. So may schedule na sila at posibleng bukas, araw ng Martes, ay darating sa Manila itong si Mayor Janice Digamo para mag-attend ng preliminary investigation kaugnay dito sa kaso ni Congressman Arne Tevez. So bilisan na lang at magkaalaman na kung talagang involved itong si Congressman Arne Tevez o hindi. Guilty ba o hindi? So yan ang mga katanungan na malalaman po natin pagdating ng tamang panahon. In God's will. Maraming salamat. Assalamualaikum.